Halos lahat naman tayo gusto natin ma-appreciate o maramdaman yung worth natin sa ibang tao. Siyempre, iba rin sa pakiramdam yung mararamdaman mo na mahalaga ka rin sa taong yun. Whether kamag-anak mo yan, kapamilya, asawa, o jowa. Pero paano kapag taken for granted ka o pakiramdam mo hindi ka na worthy sa kanya? Ngayon ang topic natin kung paano mo mapaparamdam sa mahal mo yung takot na mawala ka sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Kaya without further ado, let's start! Bago natin simulan tong topic na to, gusto ko muna ipaalam sa inyo o ipaliwanag kung bakit kailangan nating iparamdam sa mahal natin yung takot kapag nawala ka sa kanila o nawala ka sa tiling. Siyempre, isa na dyan yung para malaman at maintindihan niya yung importansya mo sa kanya. Yung worth mo. Sabi ko nga kanina, di ba? Halos lahat sa atin gusto maramdaman yung worth natin sa ibang tao. Kaya naman, yan yung isa sa mga dahilan. Kaya natin tatalakayin itong topic. Number two, para pahalagahan niya rin yung relasyon. Kasi siyempre, pag nalaman niya at naramdaman niya yung takot na baka mawala ka sa kanya, mas pahalagahan niya, mas aalagaan niya yung relasyon. Number 3, para mag-focus siya sa'yo. Kasi yan yung isang bagay na pinag-aawayan madalas ng mag-jowa, ng mag-asawa, yung kawalan ng oras sa isa't isa. Pag mas naging komportable na kasi yung isang tao sa isang relasyon, hinahayaan na lang niya mag-go with the flow yung mga pangyayari. Kaya yan yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan mong paramdam sa kanya yung importansya mo o yung worth. At maparamdam mo sa kanya yung takot kapag nawala ka. Number 4, syempre para ma-appreciate ka niya. At number 5, para hindi ka niya ipagpalit sa iba. Kasi yun naman talaga yung gusto natin, di ba? Yung tayo lang yung pinupukusan, yung tayo lang yung mahal. Sino ba naman yung may gusto na may third party yung partner natin, di ba? Kaya itong topic na to, kahit nasa ang sitwasyon ka man dito sa lima na nasabi ko, pwede mo ito magamit para maraman mo yung worth mo sa kanya. Para maramdaman niya rin yung takot kapag nawala ka sa kanya. So, disclaimer lang po ah, hindi po to para iparamdam sa kanya na hindi siya importante sa'yo. This is to let him or her know kung ano ba yung mga posibleng mawala sa kanya kapag iniwan o niloko kanya. Kaya simulan na natin yung topic na. So, paano nga ba mapaparamdam natin sa mahal natin o sa kanya yung takot kapag nawala ka sa pili? Tip number 1, magpaganda ka. Malaking bagay sa aming mga lalaki, yung gulat factor eh, yung pagkabigla ba na bigla ka na lang nagpapaganda. Bigla na lang nagpapaganda yung mga babae. Kung tipong mapapatanong yung mga lalaki sa inyo na, saan punta mo? Mga ganun. Ba't nag-aayos ka? Ba't ka nagpapaganda? Kapag ganun yung tanong sa'yo ng mga lalaki, alam mo na kaagad na may posibilidad na magselos sila sa isasagot mo. Ramdam mo na kaagad yung takot nila na baka mawala ka sa kanila. Kaya naman, importante mag-self-check ka. Alamin mo kung saan parte ka na pumapangit. Kung dati sexy ka, kung dati maganda ka, kung ano yung itsura mo nung nagkakilala kayo ng jowa mo, ng asawa mo. Ano-ano ba yung mga bagay na nabago sa'yo simula nung mga panahon? Di mo na ba na-maintain yung kaseksihan mo dati? Napabayaan mo na ba yung health mo? Nagkakaroon ka na ba ng wrinkles sa mukha? Kapag alam mo na kung ano yung mga bagay na nagbago sa'yo, simulan mo nang ibalik yun o alagaan yung sarili mo. Kung dati, nung jowa pa lang kayo, sobrang ganda mo, sobrang puti mo. Tapos ngayon, hindi ka na ganun kaputi, hindi ka na ganun kaganda. Napakaraming beauty regime diyan para mag-ibalik o i-rejuvenate yung mukha natin, di ba? Kung dati napaka-sexy mo, napaka-slim ng katawan mo, malabote ng Coca-Cola, tapos ngayon napabayaan mo na dahil nagkaroon na kayo ng baby or masyado kayo nag-enjoy sa pagkain. Simulan mo nang ibalik yung dati. Mag-exercise ka. Maraming benefits 'yan. Bukod sa magiging healthy ka na, mas magiging sexy ka pa at mas magiging confident ka sa sarili mo. Kaya magpaganda ka. Basta make sure na yung dahilan kaya nagpapaganda ka ay siya. Ipaalam mo sa kanya kung gaano ka-importante yung appearance mo dati. Alam mo sa kanya kung kaya ka nagpapaganda. Eh syempre, gusto mo maging maganda sa paningin niya. Pag ginawa mo yon, mas makaka-attract ka ng mga tao. Kapag naka-attract ka ng maraming tao, magugulat siya sa mga pinagbago mo. At mararamdaman niya yung takot na posible kang mawala sa kanya kapag ginawa mo itong tip na ito. Ikalawang tip, para maramdaman niya yung takot pag nawala ka sa kanya, pag naramdaman niya na hindi na siya ang focus mo. Go out with your friends.
May pag-bonding ka sa mga kaibigan mo. Once na maramdaman ng mga lalaki o ng mga boys na hindi lang sa kanila umiikot yung mundo mo, siguradong mararamdaman niya yung importansya mo at matatakot siya na baka may pumalit na sa position niya. Paalala lang ha, this is to make him fear losing you. Hindi para mag-flirt ka sa iba. So once na lumabas ka kasama ng mga kaibigan, isa yan sa maraming benefits eh. Parang binabalik mo yung social life mo eh. Bukod sa nawawala na yung stress mo, lumalawak na yung mundo mo, mapaparamdam mo pa sa kanya yung importansya mo. Importante rin kasi guys na maparamdam natin sa mahal natin na di dapat siya makampante. Na sa kanya lang umiikot yung mundo mo. Dahil once na makampante kasi siya, guaranteed yan na matitake at matitake for granted ka talaga. Once na matake for granted ka, mararamdaman mo na hindi ka na importante at mangyayari ng madalas ang away sa inyong relasyon. Kaya naman importante minsan na maramdaman niya na wala yung presensya mo. Yung mamimiss ka ba niya? Dahil bukod sa matatakot siya sa mga posibleng mangyari, mararamdaman din niya yung pakiramdam kapag nawala ka sa kanya. That's tip number 2. Proceed tayo sa tip number 3. Dalasan niyo yung pagkakaroon ng malalim na komunikasyon o malalim na pag-uusap. Yung simple pag-uusap ng masinsinan to the point na magsishare na kayo ng secret ng bawat isa. Napakagandang practice niyan para sa healthy relationship at para maramdaman niya yung takot na baka mawala ka sa kanya. Na paano kapag nawala ka sa kanya? Kasi syempre pagka nagkaroon kayo ng time sa isa't isa na madalas kayo nag-uusap, nakapagpalagayan kayo ng gusto ng loob, madalas kayo nagbabanding, kapag nawala ka o nagbago ka ng kaunti, ginawa mo yung tip na nagpapaganda ka at madalas ka lumalabas with your friends, mamimiss ka niya at hanap-hanapin ka. Once na hanap-hanapin ka niya, mararamdaman niya yung takot at pakiramdam ng loneliness. Once na maramdaman niya yung loneliness, malalaman at maiintindihan niya yung worth mo sa kanya. Kaya importante, kakaroon ka ng intimate bonding kung saan tatatak yan sa utak niya. At once na mawala yun sa kanya, mararamdaman niya yung takot, mararamdaman niya yung kaba na mawala ka sa kanya. And last but not the least, remember your worth. Lahat ng mga sinabi ko ngayon ay ginawa mo at ang reaksyon niya doon ay pangit o hindi maganda. Tulad na ang gusto niya agad makapag-break sa'yo o nagkakaroon na kayo ng maraming bagay na hindi pagkakaintindihan. Alalahanin mo yung worth mo. Yung worth mo, not just a human, but a woman. Na may pakiramdam na hindi pinalaki ng magulang, na hindi inalagaan, pinotektahan, pinakain, pinag-aral ng mga magulang para lang saktan o i-down ng kahit sinong walang modong lalaki. O hindi lahat nagkakaroon ng napakaswerteng relationship. O hindi lahat nagkakaroon ng swerteng tadhana na tinatawag. Pero lahat may kakayanan at may karapatang mag-stand up o huminto kapag nahihirapan ka na sa isang bagay. May karapatang kang tumigil, may karapatang kang gumive up kapag ka sobrang sakit na. Kaya guys, dapat nasa isip natin kung ano ba talaga yung worth natin. Ako bilang isang lalaki no, na maayos pinalaki ng mga magulang, alam ko kung ano yung worth ng mga kababaihan sa atin at ano yung papel nyo sa buhay naming mga lalaki. Kaya dapat ikaw bilang isang babae, alam mo kung ano yung halaga mo. Kasi even God know your worth. Kaya kayo din, dapat alam nyo kung kailan na yung dapat huminto at willing ka dapat umalis dyan sa sitwasyon. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niya, i-share niya sa mga mahal natin sa buhay na nangangailangan ng tips o advice. At marami pa tayong mga content na pwede natin i-share sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout pala kay Aisa Manalo from Qatar, kay Adil Karkauga, kay Ria Jelaine Adriatico, palagi sumusuporta sa atin kay Qcotman at saka Pilipinong Dugo. Pati na rin kay Panginoo TV, shoutout sa inyo. Shoutout din sa pinakamaganda kong misis na si Ingrid. Kung gusto niya ng mga vintage trips, pwede kayo magpunta sa page niya sa Trip Story OOTD. Nandiyan sa description section below ko. Yung mga trendy na trips, nandiyan yan lahat. Mura na, legit pa. At shoutout din pala kay GM Guapo. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. See you sa susunod na vlog. God bless. Peace. Whenever your heart is broken.